Madalas sa magkakapatid, ang mga panganay ang laging inaasahan sa maraming bagay. Sila yung taong iniiwasang mabigo ang kanilang mga magulang at mga kapatid. At sa panahon ng pagsubok, maraming panganay ang nagsisikap at lumalaban para sa pangarap nila sa kanilang mga kapatid. Ang kwentong kababayan natin ngayon ay tungkol kay Ate Eloisa ng Brunei. My name is Maria Eloisa Biel Lumagi Gawat, working in Brunei, OFW from Brunei. 19 years old pa lamang si Ate Eloisa nang maging OFW siya. Sa loob ng 13 taon ay nagtrabaho siya sa isang CD shop bilang isang sales assistant. Sa kasalukuyan ay 34 years old na si Ate Eloisa at nagtatrabaho bilang isang purchaser. Namatay kasi ng maaga ang father ko, so yun yung nag-push sa akin para pumunta ng Brunei para magtrabaho ng kasi bilang isang panganay, ako na yung tatayong parang breadwinner ng family namin. And ito rin yung first job ko since nag-stop ako ng studies ko noon. So Brunei yung naging first na naging working area ko. Simula nang magtrabaho siya sa Brunei ay every 2 years lang siyang nakaka-uwi at sa loob lamang ng 15 days siyang nakakapagbakasyon sa Pilipinas. Tatagal po dyan sa Brunei since 19 years old pa lang po kayo. May asawa at anak po ba kayo na naiwan pa sa Pilipinas? Kasal po ako si 2017, kasal po ako, pero hindi po nag-work yung marriage namin. Kasi as a breadwinner naman, mas na-prioritize ko yung trabaho ko compared sa mga bata pa yung kapatid ko, so I need to choose which one. Noong panahong nag-asawa si Ate Eloisa ay hindi sila nagkaunawaan ng kanyang katuwang. Sa kadahilanan, hindi pa niya kayang i-give up ang kanyang trabaho sa Brunei at kailangan niya pang suportahan ang kanyang mga nakababatang kapatid. Samantalang ang kanyang asawa ay hindi naman kayang mamuhay sa Brunei. May mga kasi na aspect kasi na kailangan kong i-consider pagdating sa family. Hindi ko pa, maliliit pa kasi yung mga kapatid ko that time. So, kailangan pa nila ng support. So, kung dalawa kami dito na mag-work, at least dalawa kaming kumikita, both side, family niya and family ko, pwede namin tulungan kung talagang practical siyang mag-isip. Pero hindi niya kinonsider yon. So, wala na akong nagawa. Since hindi ko naman siya pwedeng piliin lang and iwan yung family ko that time. So, mas pinili ko pa rin ang family ko. Lima silang magkakapatid at malalayo ang agwat ng kanilang edad. Kaya naman hindi ito basta-basta mapabayaan ni Ate Eloisa. Sa katunayan, nang pumanaw ang kanyang ama ay nasa isang buwan taon gulang pa lamang ang kanilang bunso, habang siya ay 19 anyos. Kamusta po yung mga naging challenges mo bilang isang panganay? Bilang isang nagtatrabaho sa Brunei, hindi po kasi ganun kalakihan yung sahod namin. So you need to, kumbaga sa kailangan mong matuto kung paano ka mag-budget, kung paano ka makakaipon, kung paano ka makakapag-save kahit konti habang nagsisend ng pera sa Pilipinas. So, sa akin, bilang panganay, hindi ko pa ganong kayang i-handle ang pera. So, yung first 2 years ko dito sa Brunei, lahat ng salary ko that time is napapadala ko sa Pinas ng walang natitira sa akin. Then after then 3 years, kumbaga sa unti-unti ko nare-realize na kailangan ko palang budget and lahat yon. So, at that time, tinipid ko yung family ko. Nagtipid kami. Kumbaga sa natikman muna nila yung family ko na magkulang or hindi sagana sa pagkain, laging kulang yung padala ko para makaipon ako ng para sa kanila. Nagbunga naman ng maganda at matatag na samahan ng kanilang pamilya ang mga sakripisyo ni Ate Eloisa dahil lumaki ang kanyang mga kapatid na may pagmamahal at pagmamalasakit sa isa't isa. Natuto rin ang mga ito ng tamang paghawak ng pera.
nasa good condition naman sila kahit papano. lalo na ngayon sa panahon ng crisis, hindi naman sila nagugutom. Nabibigay ko naman lahat ng gusto nila. So, at saka yung iba, since nasanay sila na kulang at ano, yung dati, for siguro almost 10 years to 11 years, ko silang natipid dahil kailangan ko din mag-save ng pera. Yung kapatid ko is kaya nilang magbalanse. Kumbaga sa ano, is kaya nilang mag suportahan yung ibang hindi ko kaya na maibigay sa kanila. Kumbaga sa ano, nag-give and take kami. Tapos yung band naming magkakapatid is hindi basta-basta. Kumbaga sa ano, yung problema ng isa, problema naming lahat. Sa kasalukuyan, may pamilya na ang mga kapatid ni Ate Eloisa, maliban sa bunso na nasa edad 15 pa lamang. Ang kanilang ina at si bunso na lamang ang priority sa ngayon ni Ate Eloisa. Ano naman yung goal mo para sa sarili mo? Ang target ko lang po is mabuild yung negosyo na pangarap ko. Main target ko kasi akong ano, nagse-set ko kasi ako ng target para para magawa ko siya later on. So, for the meantime, for now, is ipon-ipon muna. Then, after ng, ano, pagdating ng araw na yon is go na ako for the business. O, magsisettle down ako sa Pilipinas. I'm preparing, actually, para magsettle ko. Sa loob ng 15 taon ni Ate Eloisa sa Brunei, ay natutunan niyang maging independent, matatag, at maging matipid. Kumusta naman po yung trabaho niyo sa Brunei at yung pinagtatrabahuhan niyo po mismo? Kung gusto mo ng ano, ng safe na lugar na pagtatrabahuhan, I recommend Brunei para diyan. At pinaka-safe talaga. Pero kung gusto mo talaga ng biglang yaman na ano, huwag ka pumunta ng Brunei kasi ang Brunei kasi medyo hindi sila namimigay ng sahod na unless professional ka. Mga professional kasi, kuminsan umaabot sa 1,000 ang sahod. Pero kapag ka normal ka lang na tao or umaabot lang sa magkano ang salary mo, minsan basic is 550 or bumaba. Doon pumapatak. Pero yung cost of living sa Brunei is mura. Yun yung kagandahan dito. So, yung accommodation, kumbaga sa ano, sagot kasi yun ng company, hindi mo problema. Kuminsan may free food ka pa or food allowance na kasama. So, maliban sa salary mo, may food allowance ka, free lodging ka pa. So, ano pang iisipin mo? Yung mga, ano mo na lang, yung mga sanitaries or something like that. Yung mga personal mo na lang na kailangan yung gagastusin mo. Yung iba, savings mo na. Paano nyo po nasabi na etong bansa na to, ligtas talaga ako dito? Una kasi, liquor ban dito. Hindi ka pwede ng, ano, kumbaga sa ano, lahat. At saka Muslim country, compared to Malaysia, mas safe kasi ang, mas iba kasi yung culture nila compared to Malaysia. Mas stricto ang Brunei compared to Malaysia. At saka yung crime dito, ang magiging kalaban mo lang dito is depression and homesick. Yun yung magiging kalaban mo lang dito. Kung hindi ka sanay sa tahimik na lugar at lagi ka sa maingay or nightlife ang hanap mo, huwag ka pumunta ng Brunei. Kasi ang Brunei, wala silang nightlife na tinatawag or yung mga bars or mga inuman, ganyan. Wala kang mahahanap dito. Not unless lumabas ka ng Malaysia. Paglabas mo ng Malaysia, doon mo makikita lahat yung mga nagiinuman, mga nagaan. Sigarilyo, bawal din dito. Yun yung ano. Tapos, sa magnanakaw naman, oh no, I think wala. Hindi naman siya masyadong ano. Pagdating sa crime, wala naman talaga. Sa kasalukuyan, sa panahon po ng pandemya, kumusta naman po yung mga Pinoy dyan sa Brunei? Kasagsagan pa lang ng bago pa lang ang COVID. So, limit siya lahat. Pati sa, kumbaga sa, pati sa mga workings, maraming walang trabaho. Nag-adjust din kami that time. Pero, sumuport naman ang ano, polo at saka ano, dito sa Brunei. Until naging balance na siya mga bago mag end of the year ng 2020, naging okay-okay ng Brunei kasi nag-zero na sila that time. Siguro mga
September ata nag-start or August, nag-start na mag-zero ang Brunei. Maraming salamat Ate Eloisa sa pagbabahagi ng iyong kwento. Thank you to all our viewers and watch out for more kwentong kababayan. Muli, ako po si Lovely Montoya, ang inyong kakumustahan.